utang na loob before gratitude. Ito tayo. May mga pagkakataon talaga na may mga taong lumalapit sa atin, kailangan na nila yung tulong natin. And syempre, tayo naman, alam natin na kaya natin silang tulungan, which is gumagawa tayo ng paraan para masabing matulungan sila. Pero at the end, ang taong tinulungan mo na yan, di ba? Ang hirap sabihin na isusumbat mo balang araw yung nagawa mo sa kanya na dapat tanawin niya yung utang na loob na yon. But then, they can't appreciate yung ginawa mong tulong na yon to them na para bang wala na. At the end pa din, nandiyan pa din sila na nagmamalaki na sa'yo porket may mga nararating na sila. Hindi na nila alam yung ginawa mong kabutihan sa kanila na dati when they need your help, nandiyan ka lagi sa kanila. Kumbaga nga, diba? Tayo kasi mga Pilipino minsan, may mga ganong ugali eh. Natulungan mo na nga. Wala pang appreciation. So, ang ibig sabihin nun, ang tao na yan, kahit pa siguro tulungan mo siya ng tulungan, at pag siya ay naging success, at siya ay may kunti man lang nagawa sa kanyang buhay, nagmamalaki na. Sana yung mga attitude na yan sa mga taong natutulungan, sana naman tanggalin nila yung magmamalaki sila sa'yo na para bang walang nangyari. But for me, sa akin lang, kung ako yung tutulong siguro, I don't care kung hindi na niya yun ina-appreciate ang pagtulong ko sa kanya. Ang mahalaga, nakatulong ako and Diyos na lang bahalang gumante sa akin or I'm never expected naman yung helps din yung natulungan ko eh. Nasa sa kanya na yon. So, the final is let her or let him be na maging masaya. At least, sa isip mo, may tao kang natulungan na guminhawa ang buhay. And yun na yung part mo as kaibigan or kamag-anak. At least, you show them na nandun ka nung kailangan kanila. Hello, world! Good evening, Bahrain! Good morning, Filipinas! Ito po si Just Gracia Amor na nagsasabing salamat po sa lahat na nag-likes ng aking page and sana po, pakishare na lang po ito and sana nagustuhan nyo itong video ko na to. Marami pong salamat and may the God bless you.